magandang hapon po sa inyong lahat, mga mami. Kaayos ko nga lang dito sa mga letters. Ito nga si Bunso ay sinabog na naman. Ito nga palang niluto ko, mga mami, siya ipinirito ko na nga lang dahil hindi nga nakain last night. At kaninang tanghalian nga, mga mami, siya ipinainit ko nga lang din yun at yun na nga lang din yung inulam ko. At ang inulam nga ni Tyler ay bulalo na binigay nga ng biyenan ko. Every time talaga pagka nagluluto nga sila mama ay binibigyan kami. Dali-dali na nga palang inayos ni Tyler itong mga letters. At tinanggal ko na nga pala itong kalat dito sa may upuan. O diba, may tagaayos na ako. Tsaka. Nilagay ko na nga pala sa ilalim ng lamesa namin, mga mami. At after nga nun ay naluto na nga pala itong ulam namin. Malamang inasal nga yung lasa nito, mga mami. Kaya naman next time nga ay ganun din yung gagawin ko. Kinabukasan naman nga, mga mami, ay nagising na nga itong dalawang Junakis ko. Heto nga naglalambingan sila. At binigyan ko na nga pala ng choco na gata si Tyler. Heto nga pala yung ginawa ko. O diba, ang nice. Napakasarap nito. Nagsaing na nga pala ako ng mga oras na nga niya. Kaya naman heto nga at nagluto na nga lang pala ako ng itlog, mga mami. Bali dalawang piraso nga lang pala yung kinuha kong itlog. Discrumble ko na nga lang pala ito, mga mami, dahil yun nga yung gusto ni Tyler. After nga nun ay pinirito ko na nga din pala itong natitirang daing na binigay nga sa amin. O diba, hindi na namin kailangan bumili sa labas. After ko nga nakapagluto, mga mami, pinakain ko na nga din si Tyler at pinakain ko na nga din pala si Bunso ng mga oras na iyon. Nang mga oras na nga niya ay sobrang init nga, kaya naman hitong at nag-stay na nga lang din kami dito sa kwarto namin. Sobrang cute nga ng batang to, kaya naman hitong at binidyohan ko, no. Fast forward at gabi na nga pala ng mga oras na nga niyan, kaya naman niligpit ko na nga pala itong mga nakalagay dito sa lamesa namin. Tunasan ko na nga din to, mga mamish, dahil ilalagay ko nga yung tinapay. Tinanggal ko na nga pala itong kalat ni Baldu dito sa kusina namin at nilagay ko na nga pala itong tinapay na aalmusalin nga namin bukas. Hinugasan ko na nga pala itong palatuhan namin, mga mami. Diba, paulit-ulit na lang, char. Nilinisan ko na nga muna itong basket namin. Pagkatapos ko nga pala sinabunan itong mga plato namin, mga mami, siya dali-dali ko na nga din itong hinugasan. Kaya naman nilagay ko na nga din dito sa basket namin. Sana soon nga, mga mami, siya mapapalitan ko din itong mga plato namin at yung mga baso at silyo namin. Wala naman nga din imposible basta magsipag at magtiyaga ka lang sa ginagawa mo. Sabi nga nila ay walang magic sa mundo. May mga tao lang talaga na gumagawa ng magic. Kaya ayon ang bilis ng blessing. Char. Tapos ko nga pala nakapaghugas ng plato, mga mami, siya pinunasan ko na nga pala itong lababo namin, mga mami, at pinunasan ko na nga pala itong lutuan para hindi nga lang gamit. Pinunasan ko na nga pala itong lutuan namin, mga mami, para matanggal nga yung sebo. At tinanggal ko na nga pala itong towel na ginagamit ko nga pagka bumibili ako. Tinanggal ko na nga din pala itong mga laruan ni Tyler para kinabukasan nga pag gising namin na hindi na nga din ako ma-hassle po. Yun lang, salamat. Bye-bye.